Alfonso? Mahinang sambit ni Selena sa pangalan nito pagkakita sa bisita. Nagdadalawang isip kung lalapitan ba niya ito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nilapitan ang dating kaibigan. Alfonso, anong ginagawa mo dito? She forced a smile at him. Hindi pa man ito nagsasalita ay alam niyang galit ito base sa ekspresyon ng mukha ni Alfonso. Nasaan si Barbara? Galit nito na pagkakatanong sa kanya. Nasa Singapore. Anong... Huwag mo nang pagtakpan ang kaibigan mo. Nasaan si Barbara? Nagtas ito ng boses sa kanya na kinaatras niya ng konti. She composed herself again sa pagkabigla sa reaksyon ni Alfonso. I really told you. Nasa Singapore silang dalawa ni Erica. You can call her or Erica to verify. Nagkaroon sila ng conference doon at tinuloy lang nila na magstay para makapagbakasyon. I don't believe you. Alam mo ang ginawa ni Barbara sa anak ko at sa pamilya ni Joaquin. Kinakabahan na nag-iwas ang tingin si Selena. Naglakad ito patungo sa mga bulaklak. Kasalukuyang nasa din sila. Sumunod si Alfonso sa kanya at hinaklit siya sa braso. Mariin siya nitong hiniwakan sa braso. Alfonso, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Puno ng takot ang kanyang dibdib sa mga oras na iyon. Kilala niya kung paano magalit si Alfonso. Anong alam mo sa nangyari sa asawa ng anak ko? Si Barbara bang gumawa nun? Hindi sumagot si Selena, kaya mas dinhin ni Alfonso ang pagkakahawak sa kanyang braso. Wala akong alam, please. Bitawan mo ko. Pagsusumamo niya rito. Sinungaling? Pinagtatakpan mo lang si Barbara. Binitawan na rin siya ni Alfonso. Hinawakan niya ang namumulang braso sa diin ng pagkakahawak nito sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, Alfonso, kaya umalis ka na. Nagmabal din pumasok sa loob ng bahay si Selena sa sobrang takot nito. Ayaw niyang madami sa galit ni Alfonso o kaya ni Joaquin. Tama na ang napilitan siya magsabi ng totoo kay Nico. Nakatulala na nakahiga patagilid si Stella at nakatingin sa nakasang bintana sa kanilang silid. Kalalabas lang niya sa ospital. Wasak na wasak ang kanyang puso sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya kayang tanggapin na nawala ang anak nila. Umupo sa gilid ng kama si Joaquin at hinaplos ang kanyang mukha. Nagsisimula na naman siya maging emosyonal at napaiyak. Agad siyang niyakap ng kanyang asawa. Han? Pinakatitigin ni Joaquin si Stella habang marangin nahaplos ang kanyang buhok. May balita ka na ba? Kung sino nagpapadal sa akin ng ganun? Umiiyak na tanong ni Stella sa kanyang asawa. Please Joaquin, gawan mo ng paraan. Gusto ko lang malaman kung anong nagawa kong kasalanan sa kanya. Kung bakit niya ginawa sa akin to. Kung bakit kailangan madami yung anak natin. Napamuntong hininga si Joaquin. Mas doble siyang nahihirapan at nasasaktan sa nangyayari ngayon sa kanyang asawa. Wala pa rin akong balita. Hindi ko pa alam kung sino ang nasa likod itong nangyari. Bakit wala pa? May nakaaway ka ba? O taong may alam mong may galit sa'yo? Joaquin, anak natin ang nawala. Just calm down, Stella. Please. Huwag mo munang isipin pa tungkol sa bagay na yan. Ako nang bahala. Ginagawa namin ang lahat para mahuli may kagawa nito. Kumain ka muna. You need to be strong for our son. Sebi needs you. We need you, Han. Tahimik lang umiiyak si Stella at hindi na muli nagsalita pa. Tumagilid siya sa kama. She covered herself with comforter. Alam naman niya na kailangan siya na mag-aman niya. Pero mabigat ang nararamdaman niya. Nang mga oras na iyon, ang tanging gusto lang niyang gawin ay umiyak ng umiyak upang mabawasan ang kanyang bigat na nararamdaman. Hayaan mo muna ako, Joaquin, please.
pakiusap nito. Wala na nagawa si Joaquin kundi ang pagbigyan ang nais ni Stella. Napabuntong hininga siya. Hindi si Tita Barbara ang may kagawa niyan, Joaquin. Saad ni Nico kay Joaquin. Palakad-lakad si Joaquin habang umiinom. Pinuntan siya ni Nico para ibalitan tungkol dito. Hindi niya kasi maiwan si Stella dahil kailangan siya ng kanyang asawa. Paano mo nasabi? Kung nagawa niya ito noon, magagawa niya rin ito ngayon. Pabagsak na nilapag ni Joaquin ang baso ng alak sa lamesa at tiimbagang ng marap kay Nico. Nagkaisa rin silang dalawa ni Nico pagkatapos sila makipag-usap. Nakausap ko si Erica. Kasama niya buong linggo si Tita Barbara. And right now, nasa Singapore silang dalawa. Si Tita Selena, sinabi niya rin na walang kinalaman si Tita Barbara sa nangyari kay Stella. Inis na napasabunot ng buhok si Joaquin. She hired people to ruin my reputation and my company's reputation. So do you think hindi rin niya magagawa na mag-hire para takutin ang asawa ko para layon ako? Magpa-file ako ng kaso kay Tita Barbara sa paninira niya sa kumpanya ko at paninira sa akin. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito. Galit na sa ni Joaquin kaya napatahimik ang tatlo. Napatango-tango si Nico. Yes, you should do that. Pagsang-ayon niya, ayon niyang madami si Erica o magamit ni Barbara sa anumang plano nito. Wala pa bang balita sa pagpapaimbestiga mo, Joaquin? Tanong ni Wax. Napiling si Joaquin. Hanggang ngayon ay inihintay pa nito ang balita sa detective na kinuha niya. Baka matulad lang ito noon, Joaquin. Remember, wala ka rin nakuha ang sagot noon nung pinahanap mo si Stella. Yun nga rin ang naisip ni Joaquin sa mga oras na iyon. Matagal niyang pinahanap si Stella noong umalis ito pero hindi niya nahanap. Kung hindi pa dahil kina Nico, eh hindi niya nalaman kung nasa ng asawa niya. Pero ngayon, kailangan may ebidensya siya na si Barbara ang may kagagawa ng lahat. Gusto niyang ipakulong ito. Call Miguel. He can help you with this. I have this feeling, Joaquin, na may nangyayaring hindi maganda. Kaya hindi malaman ni Ronald ang totoo. We got to be sure this time. Ituloy mo ang pagpapaimbestiga kay Ronald. Kausapin mo rin si Miguel. Saad ni Aldridge at tumayo at kumuha rin ng mainom na alak. Matamang tinitigan ni Joaquin ang kapatid at tinitimbang ang sinabi nito. Saka tumango, tanda ng pagsang-ayon. By the way, kumusta si Stella? Tanong ni Nico. Binalingan siya ni Joaquin. She's not good. Ayaw kumain at ayaw lumabas ng kwarto. Napamuntong hininga siya. Iyak lang ng iyak. Naawa na rin ako kay Sebi. Hindi niya malapitan si Stella dahil ayaw nito na may kausap. Tinapik siya ni Aldi sa balikat. Huwag niyo muna sabihin sa kanya ang ginawa ni Tita Barbara. Hanggang maging maayos lang siya. Nag-aalala ako baka kung anong gawin niya. Stella's point of view. Nakaupo sa gilid ng kama nang lumabas si Joaquin galing sa banyo. Nag-ayos pa ito ng korbata nang lumapit sa akin at halikan sana ako sa labi pero mabilis akong umiwas at saka tumayo. Hindi ko pa siya kayang harapin. Pakiramdam ko kasi ay kasalanan niya kung bakit nawala ang anak namin. May taong may galit sa kanya kaya nadami kami. Kung nagawa niya agad ang paraan iyon para mahanap ang taong iyon ay hindi sana aabot sa ganito. Hindi sana nawala ang anak namin. He failed to protect us like what he promised to me. Han? Nilapitan niya ako at niyakap mula sa likuran. Ano ba, Joaquin? Malilate ka na. Malamig kong saad bago humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Pupuntan ko lang si Sebi. Dagdag ko bago lalabas ang silid. Pinigilan niyo ako sa kamay. Han? May problema ba tayo? Hinarap niya ako sa kanya
pero nag-iwas ako ng tingin. Sa pagkawala pa rin ba ito ng anak natin? Tila pagod niyan sa ad. Hindi ako nagsalita. It's almost a month pero wala pa rin. Hindi pa rin namin alam kung sinong nasa likod ng pananakot sa akin noon. Maring ipinaglalaban at paninindigan nila si Erica na walang kinalaman ang mami niya. Hindi rin naman naulit pa pero hindi ako mapapanatag hanggat nariyan lang ang gumawa noon. Pakiramdam ko sa anumang oras ay may mangyayaring masama sa amin. Natatakot ako para sa kaligtasan ni Sebi. Hindi rin umusad ng kaso na sinampan ni Joaquin kay Tita Barbara sa paninira sa kumpanya ni Joaquin. Everything did not go well according to his plan. Pakiramdam ko lalo hindi niya ginagawa ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyayari sa anak namin. Munti ka na rin mapahamak si Sebi. Stella, please talk to me. What's wrong? You're always like this, cold and distant. Hindi lang ikaw nawala ng anak. Pupuntan ko na si Sebi. Baka hinahanap na ako. Sagot ko sa mga sinabi niya. Hindi ko siya kayang kumprontahin. Hindi ko kayang ilabas ang galit ko sa kanya. Hindi niya ako pinigilan na lumabas ng silid. Pagkatapos kong patulugin si Sebi ay lumabas ako ng silid. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaidlip sa tabi ng anak ko. Pupuntan ko pa si Amanda at magkikita kaming dalawa. Ibinilin ko muna si Sebi sa kanyang yaya. Mamaya ay pupunta rin dito si Mami Clara. Hello? Nasaan ka na, Amanda? Tanong ko sa kanya sa kabilang linya. Nandito ako sa coffee shop ng pagkikitaan naming dalawa. Hindi ko naniyaya si Jared dahil talagang ayaw ko muna na may ibang makausap. Amanda is enough for me. I'm here. Wait. Saan ka ba, banda? Lumingon ako sa pintuan para hanapin siya. Naroon si Amanda na nakatayo at naghahanap sa akin. I wave my hands in the air so she can notice me. She ended the call at saka lumapit sa gawi ko. Sa dulong table ko naisipan umupo at malayo sa ibang mga customers. Stella, may problema ba? Nagalang tanong agad nito pagkaupo niya. I shook my hand. Wala. Tipid kong sagot. Pinagluran ko rin ang straw ng iced coffee ko. Narinig ko ang pagmuntungin ni Amanda kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. Stella, alam kong hindi ka okay. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi ko na nagawang pigilan ang pagpatak ng mga luha ko sa aking mga mata. I tried to control my emotion pero bigo ako. I was too broken inside. Hindi. Hindi ko gusto magalit kay Joaquin. Pero pakiramdam ko, siya ang dahilan kung bakit nawala ng anak ko. Nanginginig ang boses ko. Tumayo si Amanda at niyakap ako. She tried to make me calm. Shh, Stella! Huwag mong sisihin si Joaquin. Dahil nawalan din siya ng anak. Hindi niya gusto yung nangyari. Bumalik na siya sa pagkakaupo at ginagap ang kamay ko. Alam ko, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? He failed to protect us, Amanda. He promised me that he will protect us. Pero anong nangyari? Nadamay ang anak ko. Napabuntong hininga siya. Stella, subukan mo munang kausapin ang asawa mo at sabihin mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo para mapag-usapan nyo. Hindi niya hawak ang lahat. Isipin mo si Sebi, may isa pa kayong anak na kailangan ng pag-alaga at buong pamilya. Pinunasan ko ang mga luha ko. Huwag kang papayag na sirain nila ang pamilya mo, Stella. Mataman kong pinangmasdan si Amanda. Iniisip kong anak namin at saka si Joaquin. Sila ang buhay ko. Iniisip pa lang na mawawala sa pare sa akin ay hindi ko kakayanin. Oo, marahil may galit ako sa puso ko sa pagkawala ng pinagbubuntis ko, pero hindi ko rin kayang mawala sa amin si Joaquin dahil mahal na mahal ko ang asawa ko.
Joaquin's point of view. Pagkatapos umalis ng mga kamiting kong investors, ay hindi agad ako umalis sa restaurant. I tried calling Stella, but she did not pick up her phone. Simula kanina pagtawag sa bahay, ay sinabi sa akin ni Nana na umalis si Stella, kaya kinukontak ko siya. Napahilot ako sa aking sentido. I am mentally exhausted. Namimiss ko na ang aking asawa. Joaquin? Nag-angat ako ng tingin at nakita si Erica. She looks sexy in her dress. Isang black spaghetti dress, napit-napit sa katawan niya ang suot nito. Joaquin, would you mind if I join you here? Wala sariling tumango ako. Nag-aalala ko sa awa ko kung nasaan na siya. I'm just waiting someone, my client. Glad that I saw you here. Malilit kasi yung kamiting ko. How about you? You're waiting for your wife? Tanong nito, sabay tingin sa mga platong naiwan sa table at sinisimulan na iligpit ng waiter. I shook my head. Meeting. Meeting with a client also, katatapos lang. Tipid kong sagot. I was about to stand up nang pigilan niya ako sa kamay. Nasundan namin pares ang tingin ng ginawa niya sa paghawak sa kamay ko. Muli akong napaupo. I'm sorry. Nahihiyang sad nito. I slightly force a smile. It's okay. I need to go, Erica. Paalam ko at saka tumayo na. Joaquin? Nanatili lang ako nakatingin sa kanya at hinihintay anumang sasabihin niya. I heard what happened to Stella. Kumusta siya? Muli akong umupo. She's not okay. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng anak namin. Saad ko, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tumayo siya at umupo sa katabing upuan ko. Ginagap niya ang kamay at marahan na pinisil iyon, kaya nagulat ako sa ginawa niya. Joaquin, magiging maayos din ang lahat. Bigyan mo siya ng space. Baka yun lang kailangan niya. Kung kailangan mo ng tulong ko, ay nandito lang ako, Joaquin. Mas nagulat ako sa ginawa niyang pagyakap sa akin. Pero noong mga oras na iyon, pakiramdam ko ay nakahanap ako ng isang kaibigan na mapaglalabasan ko ng sama ng loob ko. Ang bigat-bigat na rin kasi ng pakiramdam ko lately dahil sa pagiging cold ng asawa ko. Salamat, Erica. Humiwali na rin siya sa pagyakap sa akin. Alam mo naman, nandito lang ako para sa iyo. Kung kailangan mo makakausap, you know where to find me. Kahit anong oras, Joaquin, pwede mo akong puntahan sa kondo ko at pwede mo akong tawagan kahit anong oras. Nakita ko na si Johnson na naghihintay sa akin. Thank you, Erica. I need to go. May kailangan po akong tapusin sa opisina. Paalam ko na at saka tumayo. Tumayo na rin si Erica. Bye, Joaquin. Ingat ka, ha. Hinilikan ako sa pisngi pagkatapos. Napalunok ako sa ginawa niya sa paglapit ng katawan niya sa akin. Hindi ko alam kung sinadya ba niya ang pagdikit mismo ng katawan niya sa akin. Ngayon ulit kami nagkausap ng ganito ni Erica. Hindi rin naman ako galit sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan sa akin. Pero hindi na naging maayos ng tuluyan ang pagkakaibigan namin. Lalo pa, inamin niya sa akin na mahal pa rin niya ako. Pero ngayon na nagkausap na kami ay okay na kami. Stella's point of view. Nagtaas baba ang dibdib ko sa galit pagkakita kay Tita Barbara. Kabababa ko lang sa sakyan at nasa parking lot kami ng isang mall. Si Tita Barbara naman ay palis na at may nilalagay lang ito sa likod ng kanyang sakyan. Agad akong hinarang ni Jim, isa sa mga bodyguards ko, para pigilin sa paglapit kay Tita Barbara. Pabayaan mo ako kung ayaw mong mabala ng trabaho. Madiin kong sad kay Jim at madalim ko siyang tinapunan ng tingin. Pinakatitigan ako nito ng matagal bago tumabi at hinayaan ako. Huwag na huwag ka magsusumbong kay Joaquin. Kayong lahat, nagkakaintindihan ba tayo? Pahabol ko bago lumapit kay Tita Barbara
na hindi pa rin tapos sa inaayos sa likod ng sakyan dahil sa dami ng pinamili. Loko, sir. Saad ko na siyang nagpangat ang tingin niya at napatigil sa ginagawa. She composed herself and gave me a fake smile. Oh, you're here. Hi, Stella. How are you? I heard... Hindi ko na siya pinatapos sa kanyang sasabihin dahil malakas ko siyang sinampal. Hindi ko kayang manahimik and she deserves it. Halos tumabingi ang kanyang mukha sa lakas ng pagkakasampal ko. Naipon iyon dahil sa ginawa niya noon sa aming dalawa ni Joaquin. Nalaman ko iyon dahil narinig ko na nag-uusap si Joaquin at si Wax. Alam ni Joaquin pero hindi niya yung sinabi sa akin. Para iyan sa ginawa mo noon sa amin ni Joaquin. Galit kong saan bago ko siya muling sinampal sa kabilang pisngi. At yan, para sa ginawa mo sa anak ko. Halos manlakin ang mga mata ko sa sobrang galit sa kanya. Sinampal niya rin ako ng malakas. How dare you? Singhal niya sa akin. Lumapit na sa amin ang mga bodyguards ko at nilayo ako kay Tita Barbara. Wala kang kasing sama. Kulang pa yan. Pagpumimiglas ko sa paghawak sa akin ni Jim para ilayo kay Tita Barbara. Ano bang ginawa ko sa iyo? At bakit mo ginagawa sa pamilya ko? Umiiyak ko saad. You're pathetic. Kung ano na binibintang mo sa akin. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. I'm not a murderer. Oo. Inaamin ko na gumawa ako ng dahilan para magkahiwalay kayo ni Joaquin noon. Pero wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Saad din ito, nagilit na galit sa akin. Bitawan mo ko! Sigaw niya si isa sa bodyguards ko. Huwag ka nang mag-deny. Napakasama mong tao. May teeth gritted in anger. I'm telling the truth. Huwag mong isisi sa akin ang nangyari sa anak mo. Dahil wala akong kinalaman sa bagay na yan. Nag-init mata ko sa narinig at di ko napigil ang mapaiyak. Napakasama ng ugali niya. Sinungaling ka? Napakasama ng ugali mo. Hindi mo lang pakiramdam na mawala ng anak. Pumiyok kong saad sa kanya. Nag-ibang ekspresyon ng kanyang mukha dahil sa sinabi ko, bahagya ang lumambot. Hindi ako sigurado pero nakita ko rin ang sakit at lungkot sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ko. Mabilis itong sumakay sa kanyang sasakyan. Halos nanginginig pa ang mga kamay ko sa ginawa ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa kong ganung bagay kay Tito Barbara. Nagtaka rin ako sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Miss Stella, kami ang mapapagilitan sa ginagawa nyo. Saad ni Jim. Nagpunas ako ng luha. Then don't tell him. Marin kong sagot sa sinabi niya. Hindi pa rin naiinsan ang galit ko sa nangyari. Inayos ko ang sarili bago naglakad pabalik sa aking sakyan. Let's go. Uwi na tayo. Utos ko sa kanila dahil nawalan ako ng gana na mamili sa mall. Hindi pa kami nakakalayo sa mall nang tumawag sa akin si Johnson at gusto niya magkita kaming dalawa. May sasabihin daw siya sa akin. Kaya pinabalik ko ang driver sa mall. Agad kong hinanap si Johnson pagkapasok sa coffee shop. Napansin ko na kumakaway ito. Nasa pinakadulong upuan siya nakaupo malayo sa ibang customer. Gano'n kaya kaimportante ang sasabihin niya at bakit malayo sa ibang customer ang kinuha niyang table? Tumayo siya at pinaghila ko ng upuan pagkalapit sa kanya. Stella, kumusta ka na? Agad niyang tanong pagkaupo ko. Siya na rin ang nag-order ng kape ko. Ano ulit ang sasabihin mo? Kinuha nito ang cellphone na nasa kanyang bulsa at saka binuksan. Pinakita niyang picture ni Joaquin at Erica na nasa loob ng isang restaurant. Hinalikan ni Erica si Joaquin sa pisngi at namamas ang mata ko na tumingin kay Johnson. Kailangang malaman mo to, Stella. Ayokong patuloy kang masaktan. Nagkabalikan silang dalawa. Hindi ako nakapagsalita at napaiyak lang ako. Nung tinawagan kita na nasa hotel si Erica,
Huminga muna ito ng malalim bago muli nagsalita. Ang totoo niyan? Ilang araw nang naroon si Erica sa hotel. Binuklat ito ang folder na dala niya na nakapatong sa lamesa at pinakita sa akin na nag-check-in nga si Erica. Halos hindi na ako makahinga sa sakit na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Naalala ko nga, ito yung mga araw may problema sa hotel si Joaquin at madalas siya naglalagi doon sa hotel. Pero hindi ko alam na naroroon si Erica. Ang sabi lang ni Joaquin ay pinunta niya si Erica ng araw na yun para sabihin sa kanya nung wala silang kinalaman sa nangyayaring paninira sa kumpanya ni Joaquin. Pero ngayon, iba ang pinapakita ni Johnson sa akin. Hindi! Hindi magagawa sa akin ni Joaquin to. Mahal niya kami. Mahal niya ako. Lalo kong napaiyak. Kaya paliba ang pakiramdam ko nung nakita ko si Erica ng araw na yun. Akala ko dahil dala ng pagbubuntis, kaya nakaramdam ako ng pagsiselos. Hindi ako dapat nagtitiwala kay Erica. Hinawakan ni Johnson ang kamay ko na nakapatong sa lamesa. Pero alam mo kung gaano kamahal si Erica simula pa noon pa? Naniniwala ka ba talaga na nakalimutan niya si Erica? Stella, kung talaga mahal ka niya, dapat pinahanap ka niya noon nung umalis ka. Sa dami ng pera ni Joaquin, kayang-kaya kayang ipahanap, pero hindi niya ginawa. Patuloy lang sa pagdaloy ang luha ko sa aking mga mata habang nakikinig sa sinasabi ni Johnson. Inamin ni Stella na mahal pa rin niya ang asawa mo nung kinupronta si Joaquin sa opisina niya. Nandun ako, Stella, at narinig ko ang lahat. Napailing ako sa sinabi ni Johnson. Hindi yun totoo. Mahal kami ni Joaquin. Sa palagay mo ba? Ganun niya lang kadaling kalimutan si Erica? Kaya nung inamin ni Erica nararamdaman niya, inamin din ang asawa mo na mahal niya pa rin si Erica. Marahil hindi niya sinabi sa iyo na pinunta niya si Erica. Marina akong napapigit at huminga ng malalim. Sobrang sakit nang naririnig ko. Naramdaman ko na mahal niya kami. Kami ng anak niya. Baka may gusto lang ulit sumira sa relasyon naming dalawa. Napamutong hininga siya ulit. Stella, siguro mahal niya nga kayo. Pero hindi pa lang talaga siguro magawang kalimutan ng tuluyan ng asawa mo si Erica. Napagulol na ako ng tuluyan sa sinabi niya. Posible nga, matagal na panahon na minahal niya si Erica. Kakapit pa ba ulit ako ngayon? Should I still stay with him? Kahit na alam ko na mahal niya pa rin si Erica? Huwag kang mag-alala, Stella. Tutulungan kita na mapakulong si Barbara. Naniniwala ako na siya may kagawa ng lahat ng ito para magkabalikan ang dalawa. At tama nga ako. Kung gusto mo mangyari yun, magpanggap ka muna na wala kang alam tungkol sa kanila. Hahanap pa tayo ng ibang ebidensya para lumabas ang totoo. Tumango ako. Gagawin ko ito para sa anak ko na nawala kahit na masakit. Johnson, bakit mo ako tinutulungan? Naaawal lang ako sa iyo, Stella. Hindi na ako makatiis na manahimik. Lalo na at nadamay pa ang magiging anak nyo. Bilang kaibigan mo, ay nandito lang ako. Ako ang magiging mata mo sa kanilang dalawa. Lahat ng pupunta namin ay ipapaalam ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Stella. Tutulungan kita. Pinahid ko ang luha na nasa pisngin ko at ngumiti ng tipid sa kanya. Salamat, Johnson. Napakabuti mo. Salamat at hindi mo inilim sa akin ang nalalaman mo. Where have you been? Dalit na tanong sa akin ni Joaquin pagka-uwi ko galing sa mall. Hindi ganda kumuwi pagkatapos namin mag-usap ni Johnson. Natakasan ko mga bodyguards ko kanina at pinatay ang phone dahil nakapagkita ko kay Amanda kanina. Mag-alas 10 ng gabi ako, umuwi ngayon. Nakonsensya ako dahil naalala ko ang anak ko. Pero talagang gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko kanina sa nalaman mula kay Johnson. Hindi ko kaya na para magiging normal ulit kami pagkatapos ng nalaman ko. Bumalik lahat ng sakit
yung pakiramdam na pangalawa na naman sa buhay ni Joaquin, yung pakiramdam na may kahati naman ang puso niya. Gusto ko nang sumuko. Pakiramdam ko ay pinagpipilitan ko lang ang sarili ko sa buhay niya. Naubligi lamang siya sa akin dahil asawa niya ako. I'm sorry. Nagkita lang kami ni Amanda kanina. Hindi ko nagawang paalam sa iyo. Pagsisinungaling ko, sabay diretso ng lakad papuntang hagdan. Pinigilan niya ako sa braso. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin, Stella? Hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya at umakyat na. Nagsisimula ng mamasa ang luha ko sa aking mga mata at ayaw ko yung makita niya. Sinundan niya ako. Pabalibag niyang sirang pintuan namin kaya napaigtad ako sa gulat at nilingon siya. If this is still about what happened to our child, Stella? Gusto ko nang sabihin sa kanya na ayaw ko na. Pagod na ako. Madami nang gumugulo sa isipan ko sa mga oras na ito. Pakiramdam ko, lagi ako nakikipaglaban sa pagiging asawa niya. Pero naalala ko ang sinabi ni Johnson. Tama siya. Kung kukuprontahin ko siya ngayon, siguradong itatanggi niya iyon. Pagod ako, Joaquin. Makulog ang sad ko. At pagod na din akong intindihin ka, Stella. Bakit ba ayaw mo akong tulungan sa pinagdadaanan natin ngayon? Why are you pushing me away from you? Asawa mo ako, pero pakiramdam ko, ang layo-layo mo sa akin. Iniisip mo lang yon. I just need space. Sana maintindihan mo ako. Nawala ang anak natin nang wala akong nagawa. Pero nawalan din ako, Stella. Hindi lang ikaw. I'm here. Turo niya sa sarili niya. Tumalikod ako at naupo sa edge ng kama. Marin akong napapikit. Lumuhod siya sa aking harapan. Mahal mo nga ba ako? O sinasabi mo lang yan dahil asawa mo ako? Hindi ko napigilan itanong sa sobrang emosyon na nararamdaman ko ngayon. Kumunot ang noon niya. What? Ano bang sinasabi mo, Stella? Napabuntong hininga ako. Hindi ko napigilan na mapaiyak ng tuluyan sa kanyang harapan. Nakalimutan mo na nga ba si Erica? Nagawa ko na ba talaga siyang palitan dyan sa puso mo? Tanong ko muli, imbes na sigutin niya ang tanong niya sa akin, sabay turo ko sa dibdib niya. Stella? Nagugulo ng mga mata niya na nakatingin sa akin. Minsan, naiisip ko kung tama ba na bumalik kami sa buhay mo kasi pakiramdam ko. He cut me off by his kiss. Nakahawak ang dalawang kamay sa magkabila kong pisngi habang hinahalikan ako. Hindi ko napigilan ang sarili na tugunan ng kanyang halik habang umiiyak. Pinagbunggo niya ang noon naming dalawa pagkatapos niyang halikan. Umiiyak din siya. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga iniisip mo ngayon. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Stella. Hinilikan niya ako muli sa aking labi. At muli niya ako hinalikan ng mapusok at punong-puno ng emosyon ang bawat halik niya. Mabilis niyang iniga sa kama at tinanggal ang suot kong damit habang patuloy kami sa paghahalikan dalawa. Mabilis at tila nagmamadali, ninuban niya rin ang suot niyang damit bago ako muling kinububawan. Mabilis ang kanyang paggalaw. Tanging ungo lang ang maririnig sa buong silid namin at ang tunog ng aming kasilanan na nagsasalpukan. I love you, Stella. Sabi niya sa pagitan ng aming halikan. Kinabukasan ay hindi ko naabutan si Joaquin pagkagising ko. Paulit-ulit akong inangkin ni Joaquin kagabi at paulit-ulit din ako nagpaubaya sa kanya. Pupunta na ako ng banyo nang tumawag si Amanda. Hello, Amanda? May halong pag-alala ang boses kong tanong sa kaniya dahil sa oras ng pagtawag niya. Stella? Nasabi na ba sa'yo ni Joaquin na nasa presinto sila ngayon? Ano? Napatas ang boses ko sa pagkabigla ng balita niya sa akin. Anong nangyari? Bakit? May nagawa ba siya? Sunod-sunod kong tanong. Nalaman kasi ni Joaquin
na nagnanakaw si Johnson sa kumpanya at sa hotel ng asawa mo. Marin akong napapikit sa sinabi ni Amanda. Kung ganun, hindi ko pala dapat pagkatiwalaan si Johnson. Posibleng hindi totoo ang sinabi niya sa akin kahapon. Baka gusto nilang sirain si Joaquin. Sana nga ay nagsisinungaling lang si Johnson. Hindi ko siya mapapatawad. Nagpaalam rin ako pagkatapos kay Amanda at tinawagan ko si Joaquin kung nasan siya. Ayaw niyang pumayag na puntahan ko siya. Uuwi na lang daw siya sa bahay. Wala akong nagawa kundi ang hintayin siya rito sa bahay dahil ayaw talaga akong palisin ng mga bodyguards ko. Hindi ako mapakali sa kakaisip, lalo na at hindi sinasagot ni Joaquin ang mga tawag ko. Pasado alas 2 ng hapon at hindi pa rin dumadating si Joaquin. Joaquin's point of view. Isang malakas na suntok ang ginawad ko kay Johnson. Hindi ko siya mapapatawad. Mumisi lang ito sa akin sa ginawa ko sa kanya. Kaya mas lalo ko nang gigil na bugbugi na siya. Inawat ako ni Wax. Relax Joaquin, umuwi na tayo. Si Miguel lang bahala dyan sa sekretary mo. Saad ni Wax. Hindi ko nagawang kontrolin ang sarili ko pagkatapos ang narinig ang sinabi ni Johnson. Siya ang tumakot kay Stella kaya nakunan ito. At mas lalo kong nagalit sa nalaman ko. Paniniwala niya si Stella na nagkabalikan muli kami ni Erica. Kaya pala, ganun ang pagkakatunong sa akin ng asawa ko. Mabuti na lang at mabilis na kumilos ang tauhan ni Miguel at kung hindi, baka tuloy nang napaniwala ang asawa ko. Si Johnson din ang may kagawa noon kung bakit hindi ko nahanap si Stella. Sa loob ng 3 taon na pagpapahanap ko sa kanya, ni isang report na nahanap sa asawa ko ay wala siyang ibigay. Matagal na pala siya may gusto sa asawa ko. Kung nahuli ako ng kaunti, marahil ay umalis na ang asawa ko. Sinadyan niya talaga ang nangyari sa asawa ko na masaktan ang gusto si Stella. Dahil yun ang gagamitin niya para madali niyang mabrainwas ang utak ng asawa ko na iwan ako. Sinamantala niya ang nagawang kasalanan din ni Tita Barbara dahil alam niya si Tita Barbara ang mapagbibintangan ko. She doesn't deserve someone like you. Sinaktan mo lang si Stella noon. Saad ni Johnson. Sa sinabi niyang iyon sa akin ay mas lalo ko nakaramdam ng galit sa kanya. And you think? Ikaw ang nababagi sa asawa ko? Kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng kahit konting pagkakataon sa asawa ko. Mapapatay mo muna ako bago mo makuha sa akin ang asawa ko. Numisi lang ito sa akin na parang hindi natatakot o nakikitaan ng kahit anong pagsisi. Binlaran rin siya sa loob ng kulungan. Nakalimutan ko rin tawagan ng asawa ko kaya nagpaalam na ako kay Miguel nang dumating na siya. Stella's point of view. Sinihil ako ng mapusok na aling ni Joaquin na siyang tinutugon ko naman. Mainit at mapusok at mapaghanap. Bumaba ang halik niya sa pangako, sa liig, pababa sa magkabila akong dibdib. Napapaliyad ako sa ginagawa niya sa magkabila akong dibdib. Joaquin, I mourned his name in so much pleasure. Mas lalo niyang pinagigihan ang ginagawa niya sa akin. Ang isang kamay niya ay humahagod sa basang-basa kong pagkababae. Bumaba pa ang kanyang halik pababa sa pagbabae ko at walang sawang sinasamba iyon. Marin ako napapapikit sa kanyang buhok at halos di ko na alam kung saan pa ako kakapit sa tindi ng sensasyon na pinaparamdam niya sa akin. Damn! He cursed while licking my folds. Naramdaman ko na malapit na akong labasan sa ginagawa niya. Pagkatapos kong labasan ay pumantay ulit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. He started to enter his shop inside my core. At first, he thrust in a slow piece. Hanggang sa naging pabilis ng pabilis ang bawat pagilaw niya sa ibabaw ko. He made a loud growl before exploding his juices inside my womanhood. At pagkatapos ay tumabay na rin sa akin si Joaquin. Pinatong niyang ulo ko sa kanyang dibdib
habang yakap niya ako sa kanyang bisig. Banay niya rin hinaplos-haplos ang balikat ko at ang isa niyang kamay ay nakuunan sa kanyang ulo. Ramdam ko ang lamig na buga ng aircon sa balat ko kahit nasa ilalim kami ng comforter. Joaquin? Nagalang kong pagtawag sa kanya habang nilalaro ko ang balahibo niya sa kanyang dibdib. Yes, hon? Thank you. Tiningala ko siya at ginawarang mabilis na halik sa kanyang labi saka ngumiti sa kanya. Akala ko talaga, totoo ang lahat ang sinabi sa akin ni Johnson. Pasensya na at hindi kita pinagkatiwalaan agad. Muli ako bumalik sa pwesto ko na nakaunan sa kanyang dibdib. Tinas niyang mukha ko para tingnan ako sa mata. Banayad niyang hinaplos ang pisiko ko. Ramdam ko namamasan ang mata ko sa pinipigilan kong emosyon. I'm madly in love with you, Stella. Please don't have any doubts about it. Erica is my past. At hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Lalo na kayo ng anak natin. Dahil kayo ang buhay ko. Sinil niya ulit ako ng madamdaming halik pagkatapos ng kanyang sinabi. Hindi ko lang maisip kung paano nasigmura ni Johnson na gawin ng ganung bagay sa akin kung talaga mahal niya ako. Binayaran niya si Ronald noon upang sabihin kay Joaquin ang totoo kung nasan ako. Siya palang tumulong sa akin sa Quezon kung bakit mabilis ako nakahanap ng trabaho. Napag-alaman din ni Joaquin na nagnanako si John sa kumpanya at sa kanyang hotel. Yun palang inaayos ni Joaquin nung nasa hotel siya na naabutan ko sila ni Erica na nag-uusap. Pinuntan ako ni Erica sa bahay namin at nalaman niya ang ginawa ko kay Tita Barbara. Isang malakas sampal ang bumungod niya sa paglapit sa akin. How could you possibly hurt my mom? Pagkatapos kong tulungan ang tatay mo noon, ito ang gaganti mo sa akin? Galit niya sa ad. Sa puko ang pisngi na sampal ni Erica. Inayos kong buho ko at taas noo na humarap kay Erica. I admit, hindi ko dapat ginawa ang bagay na iyon. Nadala lang ako ng emosyon ko sa mga nangyari at sa mga nalaman ko na si Tita Barbara ang nagpadala ng pictures ni Joaquin at Erica noon sa akin. Muntik nang nawala sa akin ang anak ko. Nung nasa Quezon ako, hirap na hirap ako dahil masela ng pagbubuntis ko. Durug na durug ako na mga oras na iyon pero kailangan ko magpakatatag dahil buntis ako. Iyon pala, gawa-gawa lang iyon ni Tita Barbara. Sinampal ko rin si Erica. Paano mo nagagawang ipagtanggol ang mami mo? Gayong alam kong alam mo ang ginawa niya. Umamin na rin saan si Tita Barbara na siya ang may kagagawan sa nangyari sa kumpanya ni Joaquin. At ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko nawala ang anak ko dahil sa kasinungulingan ni Tita Barbara noon? Alam mo ba? Muntik na nawala sa akin si Sebi dahil masila ang pagbubuntis ko. Hindi mo alam kung ano nangyari sa akin noon dahil lang sa kasinungalingan ng mami mo at sa kagustuhan niya na paghiwalayin kami ng asawa ko. Nagulat ang kanyang reaksyon sa sinabi ko. Napamangang ang kanyang labi at tila may gustong sabihin pero walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Sobra ako nasaktan noon dahil buong akala ko patuloy ang relasyon niyo ni Joaquin. Muntik na akong nakuna noon dahil lang sa ginawa niya. Sasabihin mo pa rin bang hindi totoo yun? Na inosente ang mami mo? Erica, pamilya ko ang sinisira ni Tita Barbara para lang sa'yo. May anak ako na kailangan akong protektahan. Galit kong saad sa kanya. Hindi na muli nagsalita si Erica. Nakatingin lang siya sa akin at lumambot na rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mami? Tumatakbo na pagtawag sa akin ni Sebi. Sabay kaming napalingon ni Erica sa pinanggagalingan ng boses ng aking anak. Sinulubong ang anak ko dahil madami itong bitbit na laruan habang tumatakbo. Careful anak, baka madapa ka. Bakit ka ba tumatakbo? Binuhat ko siya at muling humarap kay Erica. Nakita ko ng emosyon sa mga mata ni Erica habang nakatingin sa anak ko. Mommy, sino po siya?
Sabay turo kay Erica na may hawak pa rin itong laruan sa magkabilang kamay. Nahalos hindi na nga mahawakan lahat. Nagkatinginan muna kami ni Erica bago ko sinagot ang tanong ng anak ko. Anak? Siya si Tita Erica, kaibigan ng daddy mo. Kaswal ang boses kong sagot sa tanong ng anak ko at kinuha ang ibang laruan na hawak nito dahil hirap na hirap itong hawakan. Hi Sebi. Nakangiting bati ni Erica pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti na iyon. Hi! Hi po Tita Erica. You're pretty like mommy. Inosenteng saad nito at nag-wave pa si Sebi sa kanya. Doon lumapad ang pagkakangiti ni Erica. Ginaya niya rin ang ginawa ng anak ko sa kanya. Ang cute mo naman, just like your mom. Saad ni Erica, sabay nitong tingin sa akin. Tipid niya akong initian. I'll go ahead. Nice meeting you, Sebi. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Bye po, Tita Erica. Visit ka po ulit, ha? Tumangulang si Erica habang nakangiti sa anak ko at bumaling sa akin. I'm sorry for what my mother did to you before. Alis na ako, Stella. Hinaligan pa niya sa pisngi ang anak ko bago tuloy umalis. Nakita ko ang paglamdam ng kanyang mata habang nagpapaalam sa akin. Nasundan ko na lamang siya ng tingin. Masayang masaya ako dahil finally ay nagkaisa si Joaquin at ng kanyang daddy Alfonso. Napatawad na rin ng asawa ko ang daddy niya. Maging si Tita Barbara ay pareho naming napatawad kahit hindi pa ito humingi ng tawad sa amin. Wala nang lugar sa puso namin ang galit sa mga taong nakasakit at nakagawa ng masama sa amin dahil punong-puno kami ng pagmamahal para sa isa't isa. Ang nasa itaas na ang bahala sa kanilang ginawa, basta kami, masaya kami ng asawa ko. Si Erica ay nabalitaan ko na lang na umalis ng bansa. Iyon na palang huling pagkikita namin nung pinuntahan niya ako sa bahay namin. Naawa ako sa kanya. Siya ang naipit sa sitwasyon ng mga magulang nila noon at siya ang higit na nasaktan. Pero tulad nga ng sinabi sa akin ni Amanda, kaming dalawa ni Joaquin ang nakatadhana para sa isa't isa. Dahil pwede namang magkabalikan si Joaquin at Erica noong umalis ako, pero hindi nangyari. Inintay talaga ako ni Joaquin. Doon daw niya na-realize kung gaano niya ako kamahal at hindi niya ako kayang mawala sa kanyang buhay nung iniwan ko siya. Lahat ng bagay ay may dahilan. Mas pinahalaga ni Joaquin ang pamilya na binuo namin. Alam ko, makakahanap din si Erica ng taong magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal sa akin ni Joaquin. Niyakap ko siya sa likuran habang minamasdan si Sebi na naglalaro sa buhangin kasama ang kanyang yaya. Nagbakasyon kami somewhere in North Area. Matagal na rin kasi namin plano iyon, hindi lang natuloy dahil sa sunod-sunod na nangyari sa pamilya namin. Niyakap ni Joaquin ang kanyang braso sa akin at tinalikan ako sa noo. I love you. Wala pa ba tayong nabubuo ulit? Pilyon niyang tanong. I chuckled and shook my hand. Pwes, araw-arawin natin hanggang sa makabuo ulit tayo. Napasigaw ako nang bigla niya akong buhatin at halikan sa labi ng sobrang mapusok. Otomatikong napakapit ako sa kanyang liig habang patuloy kami sa paghalikan. Naglakad si Joaquin patungo sa loob ng kwarto namin habang patuloy kami sa paghalikan dalawa. Naramdaman ko na lamang ang malambot na kama sa aking likuran. Bumaba ang halik niya sa pangako at liig habang abala ang kanyang kamay na nagtatanggal ng damit ko sa katawan. Naging mas mapusok ang paghalikan naming dalawa at tila uhaw na uhaw sa halik habang tinatanggal ko rin ang kanyang damit. Joaquin, namamaos kong pagtawag sa pangalan niya sa sobrang sarap ng ginagawa niyang paghalik sa leg ko. Napapasabunot ako sa kanyang buhok nang bumaba ang kanyang halik sa magkabila kong dibdib at salitan niyo itong hinahalikan. Sa aking enliking, habang isa niyang kamay ay nagmamasahe sa magkabilang dibdib. Napakasarap at napakainit ng kanyang dila na nagpapaligay sa aking dibdib. Bumaba ang isang kamay niya at tuloy nang tinanggal ang suot kong underwear.
Kinapaan nito ang namamasakong pagkababae at pinaghiwalay ang dalawang kong binti para mas lalo nitong mahawakan. Naglilikot na ang balakan ko sa tindi ng sensasyon na ginagawa niya sa pagkababae ko. Basang-basa na ito. He inserted his two fingers inside of me kaya mas lalo ko napaungol sa sarap. Hindi ko na alam kung paano ko kapit sa kanya dahil abala pa rin siya sa magkabila kong dibdib. Umakyat ang halik niya sa leeg ko tapos pababa sa dibdib ko. Sobrang sarap ng ginagawa niya. Bumaba ang kanyang halik pababa sa puson ko. Tinanggal niya ang kanyang kamay na nakapasok sa pagkababae ko. At pinalitan iyon ng kanyang dila kaya mas lalo akong nagdidiliryo sa sobrang sarap. Pinag-igi pa niya ang pagdila doon sa hiwa ng pagkababae ko na kanina pang basang-basa. Tila nagsasayo ng balakang ko sa likod ko dahil nasasarapan talaga ako sa ginagawa niya. I'm coming, Joaquin. Nanginig ang katawan ko pero patuloy pa rin siya sa pagsipsip sa pagkababae ko. Umakyat muli ang kanyang halik sa dibdib ko bago sa liig hanggang sa labi ko. Nagmamadalang hinubad ko ang suot niyang underwear at hinuwakan ang malaki at mataba niyang pagkalalaki. Napaungol siya sa ginawa ko. I'm hesitant to do it pero gusto ko rin siyang paligayahin. Nagtataka ang kanyang mapupungay na mata na nakatingin sa akin nang tumigil ako sa pagalik sa kanya at pilya ng umiti. Pinagpalit ko ang pwesto naming dalawa at ako ang nasa itaas. Hinalikan ko siya sa panga tulad ng ginawa niya kanina. Pababa sa kanyang leeg at sa kanyang nipples. Napaungol siya sa ginagawa ko. Bumaba ang halik ko sa puso niya. Tumingin ako sa kanya habang hawak ko ang kanyang pagkalalaki. Mapupungay ang kanyang mga mata na nakatingin din sa akin. Inipo niya ang mahaba kong buhok sa kanyang kamay para hindi itong makaharang sa mukha ko. Stella. Mura niya nang simulan kong itas baba ang paghawak sa kanyang pagkalalaki. Dalawang kamay ang paghawak ko dahil hindi yun kasya sa isang kamay ko lamang. Malaki at mataba ang kanyang alaga dahil may halong foreigner si Joaquin. Namumula ang kanyang mukha habang nakasilip sa akin. Ang sarap niyang tingnan sa ganung itsura na sarap na sarap. Mapangakit ko siyang tiningnan bago bumaba ang mukha ko at sinimulang isubo ang kanyang pagkalalaki. Napapikit na ito at namumula, lalo na ang kanyang tenga at leeg. Nagtaas baba ang aking ulo. Ang isang kamay ko ay nagtaas baba rin kasabay ng pagtaas baba ng bibig ko sa kanyang alaga. Ilang sandali ko yung ginawa bago niya ako pinatigil dahil hindi na raw niya kaya. Pumatong ako sa kanya at inuwakan ng kanyang tayong-tayong pagkalalaki bago dandang ipinasok sa pagkababae ko. Medyo hindi pa talaga ako sanay sa sobrang laki niya. Kahit basang-basa na ako, eh hindi ko agad na ipasok ang kanyang pagkalalaki. Tinulungan niya pa ako sa pagpasok noon. Sabay kaming napaungol nang tuloy nito nakapasok. Nagtaas baba ako habang hawak niya ko sa bewang at inalayin sa pagtaas baba. Napapapikit ako sa ginagawa ko. Minamasahe niya rin ang dibdib ko habang nagtataas baba ako sa kanya. Pareho kaming napapalakas ng pag-ungol. Maya-maya ay pinagpalit niya ang peso namin pero pinatalikod niya ako. Dandahan niya muling pinasok ang pagkalalaki niya. Mas masarap pala kapag ganitong posisyon dahil sagad ng kanyang alaga sa pagkababae ko. Diniinan palalo at tinalikan ako sa labi. Medyo mahirap lang abutin ang kanyang labi dahil sa posisyon namin pero masarap. Naging mabilis ang kanyang pagbayo mula sa likuran ko. Napahawak ako sa headboard. Naramdaman ko nang muli ang pagsabog. Ganun nga ang ginawa niya. Ilang ulos pa bago ko naramdaman ang pagsabog na sa loob ko. Sabay napabagsak ang nangihina naming katawan sa kama. Hindi pa rin siya umalis sa likuran ko na nakadagan sa katawan niya. Mabigat siya pero hindi ko naalintana dahil nangihina pa rin ako. I love you, Stella. Hinalikan niya ako sa balikat bago umalis sa likuran ko at tumabi sa akin.
I love you too, Joaquin. Makalipas ang 7 buwan. Galing ako sa OB ngayon. Tinawagan ko si Joaquin na pupuntan ko siya sa kanyang opisina. Tulad ng nakagawin ko noon, kapag umalis ako ay dumadan ako sa opisina niya. Ayaw nga niyang pumayag na puntahan ko pa siya dahil nag-aalis sa akin. Masyado kasing OA itong asawa ko. Simula na buntos silit ako ay todo sukaso talaga sa akin ni Joaquin. Mas nagigpit pa siya sa akin sa pagbabantay ng mga bodyguards. Ayaw niyo ulit kasi mangyari ang nangyari sa akin noon. Do sinabi ko naman sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil nakulong na si Johnson matagal na. Wala na rin kami naging balita kay Tita Barbara dahil sumunod na kay Erica o nananahimik na lamang. We don't have any idea at wala rin akong pakialam as long as wala siyang ibang gagawin sa pamilya ko. Naging tahimik naman ang lahat at bumalik na si dati. Han, dapat hinayaan mo lang ako na sundin kita kanina sa ospital. I'm worried. Sad ni Joaquin sa kabilang linya. Bahagya akong napatawa sa kanyang sinabi. Teka, nasan sina Jim? Ang mga bodyguards mo? Nakasunod ba sa'yo? Han, relax. Kasama ko naman si Mami Clara ngayon. Sinamahan niya ako. Diba? Sinabi ko naman sa'yo kanina. At saka, papunta na kami dyan ngayon. Sabay tingin ko sa tabi ko kay Mami Clara. Nakangiti itong umiiling sa narig kong sagot kay Joaquin. Nasa bahay ngayon si nanay tatay. Sila nag-aalaga kay Sebi ngayon. Dapat nga si Sebi ang kasama ko ngayon sa pagpunta sa ubi ko. Dahil bala ko talagang iyain si Joaquin na magmerienda. Pero biglang pumunta si nanay, pati si Mami Clara at Daddy Alfonso. Si Daddy ay pinuntan si na Kuya Mateo pagkatapos si etid si Mami dahil nangungulit ang mga apo niya. Susunod na lang daw si Mami doon pagkatapos akong samahan. Si Joaquin kasi nagkaroon ng emergency meeting kanina kaya hindi ako nasamahan. Every check-up ko ay siya ang kasama ko. Ngayon lang talaga na hindi. I just can't help it, hon. Basta mag-ingat ka, ha? I'll wait you here. I love you. Tatawagan ko rin si Jim at may bibilin pa ako sa kanya. Saan pa ni Joaquin? Hindi pa rin talaga siya mapalagay dahil bigla na daw hindi napagparamdam si Tita Barbara. Hindi na talaga siya basta-basta nagtitiwala kahit kanino ngayon. Ayaw niya kaming malagay sa kapahamakan. Ang OA mo, sige na. I love you too. Malapit. Napatigil ako sa pagsalita nang biglang sumigaw si Mami Clara. Stella! Niyakap ako ni Mami dahil may sakyan na gumigit-git sa tagiliran namin. Kumapit po kayo, ma'am! Anima ng Rodel na kinakaba ng boses. Nanlamig ang pakiramdam ko at ang bilis ng tibok ng puso ko sa mga oras na ito. Kinakaban ako sa nangyayari. Anong nangyayari, Jim? Nagpapanik kong tanong. Nanginginig kami ni Mami sa sobrang takot. Hindi na ako nasagot ni Jim dahil abala na ito na may kausap sa telepono. Kausap ang ibang bodyguards sa kabilang sakyan. Napaiyak na lamang kami ni Mami Clara habang yakap-yakap niya ako. Tumalsik na rin hawak kong cellphone dahil sa hindi na ginagawa ng sakyan sa kabilang side namin. Sinong nasa kabilang sakyan? At bakit niya kami ginigit-git? Napapikit ako habang nagdadasal. Please God, huwag po sana ngayon. Hindi ko po kayang iwan na mag-ama ko. Iligtas niyo po kami ng anak ko. Hindi ko kaya may mangyari sa anak ko. Nakita ko na si Tita Barbara ang nasa kabilang sakyan at gusto niya kaming banggain. Nababalo na talaga siya. Wala siyang kasing sama ng ugali. Mabilis ang pangyayari pero parang naging slow motion lahat. Sa kakaiwas ni Mang Rodel sa gumigit sa aming sakyan, ay may sakyan kami makakasalubong. Nabangga ang sinasakyan namin sa nakasalubong namin sa sakyan dahil hindi ito naiwas si Manong Rodel. Kasunod pa ang sakyan na gusto talaga kami manggain. Napasigaw na lang kami ni Mami Clara sa takot.
basag-basag na ang mga bintana ng aming sasakyan at yupi na rin. Nakita ko pa na kasubsob si Mang Rodel sa manibela at duguan, pati na rin si Jim. Si Mami Clara ay bumagsak sa kabilang side ng sakyan at nakapikit at duguan ang ulo. Pinilit ko pang kumilos para abutin si Mami pero hindi ko magawa. Nangihina ang pakiramdam ko. Unti-unti, ang maingay na paligid namin ay naging tahimik. Bigla akong nakita ang mukha ng anak ko at saka ni Joaquin. Narinig ko pa ang pagtawag ng anak ko na si Sebi. Nakikita ko ang pagtakbo niya palapit sa akin habang madami itong dalang laruan. Napangiti ako ng mapait habang tumutulo ang mga luha ko sa aking mga mata. Gusto kong tawagin sina Sebi at Joaquin pero wala akong lakas para gawin iyon. Ang bibi ko. Mas lalo akong napaiyak nang maalala ang ipinagbubuntis ko. Sa parang hindi ko yata kakayanin kung madadamay pa ang walang kamuwang-muwang na anak ko. Sana ako na lang. Sana'y maligtas pa ang bibi sa tiyan ko. Tatagapin ko kung hanggang dito lang talaga ako. Basta mabuhay lang anak ko. Unti-unti naging madilim ang aking paligid. Ayokong ipikit ang mga mata ko sa takot na baka hindi ko ulit makita sila. Pero hindi ko na makontrol ang pagpikit ng mata ko. And suddenly, everything went black to me. Humahangos sa pinunta ni Joaquin ang ospital kung saan dinalali ang kanyang mami at asawa. Punong-puno ng kaba ang puso niya kanina habang narinig ang pagsigaw at pag-iyak ng kanyang asawa at mami sa telepono habang kausap niya kanina si Stella. Hindi natuloy ang pag-usap nila kanina nang narinig ang pagsigaw ng kanyang mami. Hindi na rin niya tawagan si Jim dahil busy ang phone nito. Dad? Umiiyak na yumakap si Joaquin sa kanyang ama nang dumating ito kasama ang mga kapatid. Maging ang mga magulang ni Stella ay naroon din kasama si Nana. Napaiyak din si Alfonso sa pagyakap ni Joaquin sa kanya. Joaquin, anong nangyari? Narinig pa ni Joaquin ang pagtanong ni Wax sa kanya. Napailing lang si Joaquin bago umiwalay sa kanyang ama. Hindi pa niya masagot dahil ang kalagayan lang ni Nan Stella ang mahalaga sa mga oras na yun. Lumapit sa kanila ang mga magulang ni Stella na umiiyak. Si Stella! Tanong ni Sally ang nanay ni Stella pagkalapit nito sa kanya. Hindi ko pa alam ang lagay nila, Nay. Hindi pa lumalabas ang doktor. Pero sana ay magiging maayos sila. Napahugulol ito sa sinabi ni Joaquin. Maya-maya ay lumabas ang doktor at binalita na sa kanila na wala na si Mang Rodel at Jim. Hindi na nakaligtas ang dalawa sa tindi ng pinsala na tamo mula sa aksidente. Rodel? Napaupo na sayog si Nana matapos marinig ang sinabi ng doktor. Dinalunan agad ito ni Nasali at ni Yakap. Inalayan din ni Aldis at si Nana. Dok, kumusta ang asawa ko? Si Mami? Ang anak ko? Sunod-sunod na tanong ni Joaquin. Umaasa na sana ay hindi masamang balita ulit ang sasabihin nito sa kanila. Punong-puno ng kaba ang kanyang puso ng mga oras na iyon habang hinihintay ang sasabihin ng doktor sa kanila. Hindi niya kaya mawala ang mami niya, ang mag-ina niya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Dok, kumusta ang lagi ng asawa ko? Tanong din ang daddy ni Joaquin. Maayos na ang kalagayan niya at dadali na siya sa recovery room. Nakahinga ng maluwag si Alfonso at saka si Wax. Ngunit si Joaquin ay nagsisimula ng mamasa ang kanyang mata at halos hindi makahinga sa anumang sasabihin ng doktor sa kanya. Tumayo si Sally at ang asawa nito at lumapit sa doktor upang tunuhin ang kalagayan ng kanilang anak at kanilang apo. Dok? Si Stella, kumusta ang lagi ng mag-ina, ang apo ko? Tanong muli ni Sally nang hindi nakapagsalita ang doktor sa tunong sa kanya kanina ni Joaquin.
Dok, kumusta ang asawa ko? Kumusta ang mag-ina ko? Marina tanong ni Joaquin. Pero parang gumuhon ang mundo niya base sa tingin ng doktor sa kanya. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. I'm sorry. Napamangang labi ni Joaquin at tila nabingi siya sa sinabi ng doktor. Nangangapos ang kanyang hininga habang iniisip ang kanyang asawa at ng kanilang anak. Stella, please, stay with me. Huwag mo kong iiwan. Lumaban ka, please. Lumaban ka para sa amin ang anak mo. Maghihintay kami ni Sebi. Piping panalangin ni Joaquin sa sarili habang umiiyak. Memories of their childhood came flashing into his mind. Marin siyang napapikit, lalo na habang inaalala ang nakaraan nilang dalawa, kung gaano sila kasaya noon. Ang nakaraan. Napatitig si Stella kay Joaquin nang inilahad ito ang isang kamay sa kanya. Hold my hand, Stella. Don't be scared. I'll help you until you learn how to ride a bike. Nakangiting si Joaquin kay Stella. Hindi kasi marunong magbike si Stella, pero gusto talaga niya matuto. Lagi lang niya isang inaangkas si Joaquin dahil palagi siyang natutumba. 15 taong gulang na siya, ngunit di pa rin tututo si Stella dahil mahina ang loob niya. Mabuti na lang at nariyan palagi si Joaquin sa kanyang tabi na lagi siyang binabantayan at inaalagaan. She feels safe every time with Joaquin. Thank you, Joaquin. Palagi mo lang pinapalakas ang loob ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka sa tabi ko. Kasabay nun ay tinanggap ni Stella ang kamay ni Joaquin. Hindi ako mawawala, Stella. Lagi lang ako nandito sa iyo. Kaya huwag ka rin mawawala sa akin, ha? Friends tayo forever. Masayang tumango si Stella. Friends forever. Hindi rin ako mawawala sa tabi mo, Joaquin. I'll stay with you until forever. Sabay sigaw ni Stella at tinaas pa niya ang kanilang magkahawak na kamay. Mas lalo lumapad ang pagkakangiti nilang dalawa. Pagkatapos noon ay tinuruan ni Joaquin si Stella na magbike. Nakaalalay siya sa dalaga habang unti-unti niyang binitawan ang bike nang hindi namamalay ni Stella. Pinanood niya ang dalaga na mag-isang nagbabike. Masayang masaya ito, kaya naman masayang masaya rin si Joaquin. Gusto niya na palagi nakangiti si Stella. Kinuha rin niya ang kanyang bike at hinabol si Stella. Joaquin, bilisan mo! Nakangiting sad pa ni Stella. Ang bagal mo! Dagdag biro pa niya. Ah, ganun na! Masaya silang dalawa na nagpapaunahan sa bike habang tawa ng tawa si Stella. Makalipas ang 5 taon. Joaquin's POV. Dahan-dahan ako yumuko, saka lumuhod at inilagay ang mga bulaklak na dala ko sa puntod niya. As I look at her tombstone, I gently touch it with my fingertips. Nandun pa rin ang sakit at hindi yun nawawala. Pero naiintindihan ko na. It's been 5 years since the accident happened. Daddy? Tawag sa akin ni Sebi. Tumayo ako pagkalapit ng anak ko. Niyakap ko siya at tinalikan siya sa noo. Ang daya mo, Daddy. You left us. I know she's pouting her lips. I'm still hugging her kaya hindi ko nakikita ang kanyang mukha. I'm sorry, honey. I want to be alone with you first. Humiwalay siya sa pagkakayap sa akin at tingala ko. It's been 5 years, Dad. Sad niya. Sabay kaming napatingin muli sa puntod niya. Yes. At sa mahabang panahon na iyon, walang araw ko siyang hindi naiisip at ang mga what ifs sa isipan ko. I'm still blaming myself for what happened. What if hindi ko nahiya napuntahan ako ni Stella noon sa opisina? What if pinuntahan ko lang talaga sa ospital? Siguro ay buhay pa siya. Pero huli na ang lahat at hindi ko na mababago ang nangyari. Kahit ilang beses kong sisihin ang sarili ko sa nangyari, ay hindi ko na mababalik pa ang buhay niya na nawala. Namatay sina Mang Rodel at Jim. Nadamay sila sa kagawa ni Tita Barbara.
Masakit para sa akin dahil pamilya ko rin si Manong Rodel. Namatay rin sa aksidente si Tita Barbara. Siya ang sakay ng kabilang sasakyan na gumigit-git sa sasakyan kung saan nakasakay noon si na Mami Estela. Hindi niya natanggap ang pag-alis ni Erica noon. Pinipilit niya si Erica noon na buwin ako sa asawa ko. I remember biglang nagbago na si Erica. Unti-unti palang nalalason ang isipan ni Erica noon. Mabuti na lamang at nagbagong isip ni Erica kaya hindi natuloy ang plano ni Tita Barbara. Mas lalo nagalit si Tita Barbara nang hindi na kinukontak ni Erica ang mami niya. Doon niya naisip na pagigantihan lalo si na Mami Estela dahil namatay pala noon ang anak nila ni Daddy at si Mami ang sinisisi niya sa nangyari. Naghintay lang siya ng pagkakataon para gawin ang plano niya. Yes, it's been 5 years. Pero masakit pa rin sa akin anak. I wish she were still here with us. Seryosong nakatingin lang kami ng anak ko sa puntod ng kapatid niya. Bahagya akong nagulat pero napangiti rin nang maramdaman ko ang pagyakap sa akin ng asawa ko sa aking bewang. I turned to my wife as she wrapped her hand around my waist and hugged me. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap pabalik. I told her, "I thought you were still sleeping in the car, so I didn't wake you up." "Ah, nagising kasi ako sa pagkababa ni Sebi, kaya agad akong sumunod. Sana ginising mo ako." She pouted her lips. Lumuhod din siya sa harapan ng puntod ng anak namin. Inalalayan ko siya, lalirap na siya makayuko. Malaki na ang kanyang tiyan sa panglima naming anak. Pangalawang anak namin iyong namatay noong nakunan si Stella. At pangatlo, iyong naaksidente ang asawa ko 5 years ago. Ang pang-apat naming anak ay si Zach, 3 years old na. At itong pinagbubuntis ngayon ni Stella ay ang panglima na naming anak. I miss you so much, baby. We love you. And you will always be in my heart, in our hearts. Daddy and Mommy love you so much. It always breaks our hearts to see you there. Maranyang inaplos ang puntod ng anak namin habang nagsisimula itong umiyak. Lumuhod na rin ako para pantayin ng asawa ko at pinunasan ng kanyang luha. Masakit para sa amin ang mawala ng dalawang anak. My heart aches every time my wife cries. Niyakap ko siya. Matagal din kami sa ganong posisyon. Hinayaan ko lang siya na ilabas ang lungkot niya upang gumaan ang pakiramdam niya. Ganon din ang nararamdaman ko bilang magulang na nawala ng anak. Kahit kailan ay hindi mawawala itong sakit na nararamdaman namin dalawa. Pero kailangan namin maging matatag para sa dalawang anak namin na kasama namin ngayon. Lalo na at may darating na bagong miyembro sa aming pamilya. Daddy? Nagtatakbong tawag ni Zach sa akin na ikinilungon namin parehas ni Stella. Zach, slow down! Sabi ko sa kanya. Tumayo ako at inilay na rin ang asawa ko na makatayo. Sinalubong ko si Zach at binuhat siya na nakalapit nito sa akin. Daddy, can we go to the mall and buy ice cream and toys? And balloon and toys, please? Parang hirap na hirap itong sabihin dahil bulol pa ng konti kung magsalita si Zach. Natawa na lang kami sa sinabi ng makulit naming anak. Ang daming request. Kaya napapiling na lang kami na mag-asawa. Mahina pa siyang kinulot sa piski ni Stella dahil sa kakuyuta ng anak namin. Ang dami laging gustong ipabili. Kahit papaano, dahil sa kanila ni Sebi ay niibsan ang kalungkutan namin ni Stella. Pero walang araw na hindi namin nahalala ang mga anak namin. Nahawakan ko pang anak namin noon pero wala ng buhay. Sobrang sakit na mas gugustuhin ko na lang na ako na lang ang namatay at hindi ang anak ko. Habang si Stella noon ay lumalaban para mabuhay. Siyang higit na napuruhan dahil nasa side niya ang sasakyan ni Tita Barbara. Stop asking for many toys for your daddy, baby. You have a lot. Sabi ng asawa ko. Mommy is right, Zach. How about we go to Mamita, Daddy? Saad ni Sebi
sabay tingnan sa akin na naghihintay ng approval. "We will go there later, baby. Dadaan muna natin si nanay at tatay. Kahapon pa sila naghihintay sa atin." Sabi ni Stella na sumagot kay Sebi. "Yehey!" Kurus ng dalawang anak namin na tuwang-tuwa sa sinabi ko. "So, say goodbye to your sister mga anak?" Aning ni Stella. "Bye Sandy!" Sebi swip goodbye to her sister Grib. "Bye Ate Sandy!" Zach did the same. "Bye muna baby. Dadalawin kulit namin ni Daddy. Mahal na mahal ka namin anak." Sad ni Stella, sabay tingin sa akin na maluhaluha ang mga mata. Hinilikan ko siya sa labi. Every time na alis kami rito, naiiwan ang isang parte ng puso namin para sa anak namin. I took a deep breath before I wave goodbye to our daughter. It pains me inside dahil pakiramdam ko kasalanan ko nangyari noon. I wasn't there to protect her and my wife. May mga tao talaga na hindi marunong magpatawad at tumanggap na hindi lahat ng bagay ay nakukuha natin. Dahil sa pansariling interes ay may mga taong nadadamay. Napatawad namin si Tita Barbara sa kasalanan niya. Ayaw naming mabuhay na patuloy na may galit sa aming mga puso. Kahit masakit ang nangyari, kailangan namin magpatawad para sa ikapapayapa ng aming mga puso. But still, I thank God above for letting my wife alive. Akala ko noon pati na rin siya ay mawawala. Hindi ko alam ang gagawin ko kung nangyari yun. Mahal na mahal ko ang asawa ko at ang pamilya ko dahil sila ang buhay ko. At marami pa rin bagay ang mas ipagpapasalamat namin sa taas. "Daddy, let's go?" Ani ni Sebi. Nagpababa na rin si Zach at nagtakbo ng dalawa naming anak at naguunang tumakbo papunta sa sakyan. Naiwan kami ng lalakad ni Stella. Huminto ako at humarap sa kanya. Pinagbunggo ko ang aming noo. "I love you forever, Stella. Thank you for staying with me. Despite the ups and downs of our marriage, we've been through a lot together, good and bad. Thank you for fighting for us, for always choosing to stay with me." Ngumiti siya sa akin at punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. "I'll stay with you and always choose to stay by your side, Joaquin, dahil mahal kita. At salamat sa pagmamahal mo sa akin, Joaquin. Mahal na mahal kita." Hinalikan ko siya sa labi ng buong pagmamahal. Madami pa kaming harapin na pagsubok, pero alam ko malalagpasan namin lahat basta magkasama kaming dalawa. "Stella, pwede bang magpakasal ulit tayo?" Makalipas ang ilang buwan ay muling kinasal si Joaquin at Stella at lahat ng mga importanteng tao sa buhay nila ay kasama nila sa mahalagang araw ng kanilang buhay. "You may kiss the bride." Naramdaman ko ang paghawak ni Joaquin sa mga pisngi ko at masuyo ang nalikan sa aking mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig at nakikita ko mga petals ng bulaklak na sinasabog sa aming dalawa. "I love you so much, Stella." Pabulong na wika ni Joaquin sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na akong nasabi pa kay Joaquin dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nakita ko lumapit sa amin ang dalawang anak ko na si Sebi at Zach at masaya kami naglakapan bilang isang pamilya. "Congrats, Stella. Sabi ko naman sa'yo, kayo talaga hanggang huli." Natatawang wika ni Amanda sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa sobrang saya ko na mga oras na iyon. "I love you, Stella." Sincero muling sabi niya sa akin at tinalikha muli ang aking mga labi bago nagpatuloy sa kanyang pagsalita. "Pangako ko sa iyo, Stella. Hinding-hindi ko kayo iiwan kahit kailan." "I love you too, Joaquin." Tugon ko sa kanya habang nagunang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. Hindi ko inakala na sa bandang huli
ay kami pa rin palang talaga nakatadhana. Masaya nagsama si Joaquin at Stella kasamang manak nila at bumuo sila ng masayang pamilya. Sa buhay natin ay maraming maaaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng karaping pagsubok. May naiiwan at may nangiiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin mamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin. Ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, pagbalibalik na man ang takbo ng mundo, humarapan kayo sa kahit anong pagsubok. Sa huli ay pagmamahalan pa rin sa isa't isa ang mananaig. Katulad ng kwento ni Joaquin at Stella, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli, sila pa rin ang nakaraan para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Mula po sa puso ko, walang hanggang pasalamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay na mga kwentong pag-ibig ni binabahagi ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga taong naniniwala sa pag-ibig na kahit anong hirapan ang kanilang pinagdaanan ay hindi pa rin bumibitaw para lang pahalagahan ang kanilang pagmamahalan. Joaquin, tawag ko sa kanyang pangalan. He gently massaged my left breast while he's sucking the other. Mas pinag-iigihan pa niya ang ginagawa sa magkabila kong dibdib. While he's busy sucking my breast, his one hand is busy touching me down there. My core is soaking wet. Sobra-sobrang init na ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay sasabog ng buso ng sistema ko sa sobrang sarap na nararamdaman at init. Joaquin, sinabunutan ko siya habang napapalid ako sa sarap na ginagawa niya. Tuloy niyang hinubad ang suot kong underwear. Mas napapalid ako at sinasalubong kanyang ginagawa. Halos mapasigaw ako when he thrust his two finger inside me. Joaquin, humipit ang hawak ko sa kanyang buhok. Naririnig ko ang paglabas-pasok ng daliri sa aking pagkababae dahil basang-basa na ito. Tumigil siya sa pagsamba sa aking dibdib at nagubad na rin ang kanyang damit. Tinitigan niya ako ng may pagmamahal at pagnanasa sa kanyang mga mata. Mas lalo nag-iinit ang pakiramdam ko. You're so beautiful, hon. Puri niya sa akin bago niyo ako siniil ng madamdaming halik. Pinaghiwalay niya ang dalawa kong hita gamit ang kanyang hita na nasa pagitan ko siya. Tumatama na ang kanyang malaking pagkalalaki sa akin na nagdudulot ng kiliti at sarap dahil sa kanyang ginagawa. Oh, Joaquin, please. I can't take it anymore. I want you now. Sad ko habang nakatingin sa kanya ang mapupungay kong mata. Sasabog na talaga ako. Later, hon, sabay ngisi dun sa akin. He's teasing me. Bumaba ang kanyang halik sa aking liig bago tuloy bumaba sa aking dibdib hanggang pababa sa aking pagkababae. Napapasayo ng aking balakang sa kanyang ginagawa. I love you, Stella. You are mine. Just mine. Bulong niya na halos hindi ko na maintindihan sa tindi ng sensasyon ng aming katawan. I felt the familiar commotion in my belly and I knew he felt it too. Maya-maya ay sabay na naming narating ang mainit namin pinagsaluhan. Unti-unti nang bumagal ang kanyang paggalaw sa ibabaw ko bago tuluyang bumagsak sa ibabaw ko. Damang-dama ko ang pagod ng aming ginawa. We're both panty heavily after our mind-blowing lovemaking. Daddy? Sigaw ni Zach sa labas ng aming silid. Nagkatingin na kami dalawa ni Joaquin. Hating gabi na at gising pa itong mga anak namin. Mabilis kami kumilos ni Joaquin at nagsuot ng aming inubad na damit. Daddy? Sigaw rin ni Zanaya, ang bunso naming anak. For a second, kids. Sigaw pabalik ni Joaquin habang sinusot ang damit. Natatawa at napapailing nilang ako dahil palagi nilang ganito ang eksena namin. Kung saan-saan nilang kami at kung anong oras na nagsisexy time ni Joaquin dahil makulit itong mga anak namin.
pagkapanganak ko kay Zanaya ay hindi nulit nasundan. Nag-focus na muna kami sa tatlo naming anak. Pero itong si Joaquin ay gusto nang sundan ulit ang bunso namin dahil 3 years old na ito. Good night, Mommy, Daddy, saad ni Sebi pagkatapos ay nilag kami ng daddy niya sa pisngi, pati ang dalawa niyang kapatid, saka humiga sa kabilang side ni Zach. Sumunod ang dalawa sa ginawa ng kuya niya. Good night, babies. Panabay na sabad namin ni Joaquin sa mga anak namin. Hinalikan namin ang isa't isa. Katabi ko si Joaquin. I love you, Stella. Matulog na tayo. Bulong niya sa akin at niyakap niya rin ako. I love you too, Joaquin. Buong pagmamahal kong tugon sa kanya. Kahit palaing ganito na magugulo ang mga anak namin, lalo na sa oras ng sex time namin ni Joaquin, ay masayang masaya ang puso ko at wala na akong mahihiling pa. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oh,
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.